Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thy heart. Thou return to the Almighty, thou shalt be built up. Thou shalt put away iniquity from far from thy tabernacles. Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the roof. Yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God. Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and he shall save the humble person. Sabay-sabay. He shall deliver the island of the innocent, and it is delivered by the pureness of thy hands. Let's pray, Lord. Masalamat sa iyong mga salita. Balik namin sa Job. Final, I pray. Masalamat sa mga willing magbabaptize, Panginoon. Gabay niyo po sila sa mga adlangan. Especially, tama po ang intention, Lord. Pagsunod sa inyo, dahil malinaw po kayo po ang nagsabi nito, Lord, nag-utos din. I pray na hindi madlangan po lang sa Tuesday. Palaan niya ang fellowship. But ngayon pong gabi, ngayong hapon, I pray na makuha pa namin sa ngayon dito. Saan makita namin ang intention dito, Lord, na hindi naman halata actually pag tinignan namin dito. But reveal niyo po sa amin ang katotohanan dito sa chapter na ito, Lord. Pati mag-guide namin sa amin. Buhay din, sa mga bata, Panginoon, familiar na sila dito as early as possible. And maiwasan po yung mga sinungalingan dito ni Eliphaz. At the same time, Panginoon, na maging righteous kami to the end na hindi po kami sobra sa aming mga salita, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, parang pagod na agad ako. Mabilis lang po ito. Napasaya siya kanina para napakatagal tayo. But, ano, Prince? Sigurado ka na? Ilan taong ka na sa Prince? 11. So, mababaptize ka na? Sino nag-share sa'yo? Kamusta? Okay naman? Sigurado? Mababaptize ka na? Gusto mo? Ha? Ha? Mahiyain. Mahiyain. Sige, mamaya na lang after the service. May presentation pa kayo, bud? May presentation pa kayo, bud? Kamaya. Nabuo ba kayo? Hindi nabuo. Sige, mamaya lang. Isa lang. Sige, ano yun. So, mamaya na lang si Prince, no? Okay, so good afternoon sa lahat. Title po nito is, mali yung i-code ko na lang sa Facebook, pero ang title talaga nito, Wrong Judgment Leads to False Accusation. Okay? Wrong Judgment Leads to False Accusation. Bigyan ko lang ulit ng context yung mga... Bago lang kasi yung last na Job natin, Job 21 is medyo matagal na rin, hindi na masyado. Last month lang, no? February something, 18 nata. Tingnan natin po yung mga titles. So number one, perfect and upright. Shall we not deceive evil, the thing that I greatly fear, they die without reason. Come to thy grave in full age, pity should be showed from his friend, then why dost thou not pardon my transgression? That God pervert judgment, so Job 8, but how shall be a man be just with God? So 9, so 10 po, I will leave my complaint upon myself. 11, the eyes of the wicked shall fail, or fail. 12, that not the ear thy words, so ito naman, presumption blocks understanding. So medyo may kinalaman sa... today, no? Or this afternoon. Sa ano pa yan? Sa 12. Sa 13, why hide thy face? Your face. 14, do not bring out from an unclean thing. Okay? Job 15, thine own mouth condemneth thee. And then plead for a man with God. Clean is strong, the wicked style of playing the victim. The one that knoweth God, seek God, the wicked play God. Chapter 20, the portion of the wicked. Last time, the wicked is reserved to the day of destruction. So, ganda, no? About chapter, at least may lumulutang na tema. Kaya ngayon naman, ulitin ko pa, wrong judgment leads to false accusation. Alam niyo po yung akusasyon. Sino yung naakusahan dito? Naakusahan. Ikaw nagnakaw nun eh. Ikaw yung nagsira nun. Hindi naman nakita.
Diba? So, pag nakita, hindi accusation yun. Ano yun? Patotoo yun. Witness, diba? Pero hindi ka rin sigurado, pero gusto mo mangyari, yung binibintang mo, gagawin mo, ano? Kahit hindi ka sigurado, sabihin mo, yun na nga yun. Iwasan natin yun. Yun ang pinaka-lesson ngayong hapon. So, makikita natin dito kay Eliphaz, kahit walang sinabing ganun, kung alam mo yung context na ng Job at ang Bible, makikita natin yun. Okay, again ha, in short lang, huwag kayong mag-falsely accuse. Ibig sabihin, pag hindi mo nakita, huwag mo sabihin nakita mo, wala naman. Huwag ka magpapalagay. So, kahit sa investigation, step by step yan. Okay? Paano mo nasabing, kunwari lang ha, si Julia yung nagnakaw ng cellphone, kunwari, ganun. Eh kasi po, nakita ko siya nakatingin sa cellphone ni Pami kahapon. O, therefore, siya yung nagsinakaw, ganun. Masyadong malayo yung tinalun mo, di ba? So, pero kung kunwari lang naman, lagi po siya nakatingin doon. Tinitingnan yung password, kunwari. Nahuli ko po siya mga ilang beses, ganun. Nakita ko po siya pumasok, hinawakan yung bag ni Pame. Mga ganun ba? So, pag nadadagdagan ng detalye at positive, okay, and then nakita ko po talaga siya kumuha. Sinabihan niya pa ako, huwag mag-usumbong. Yung mga ganun ba? So, lumalapit na yung patotoo doon sa katotohanan, no? So, yan. So, sa logic, meron pong mga ganyang logical leap na tinatawag, no? So, huwag masyadong malayo. Kasi, pag masyadong malayo, dinadagdagan mo na yan. Ang maganda example natin dyan, no? Alam niyo yung sinasabi ng ATS, di ba? Yung case yung tao doon, nanggaling sa unggoy. Paano nila nalaman? Wala naman sila dati noon. Mukha iba, mukhang unggoy lang yung iba, pero hindi naman nanggaling sa unggoy. Ba't ganun? Eh, kesyo po, may nahukay kaming mukhang tao na mukhang unggoy. Yun na yun. Diba? Eh, yung mga ebidensya po nila, yung iba pala, nung inaral yung buto, sa hindi pala sa tao, yun, sa baboy pala, o paano yan? Diba? So, sa buhay po natin, lalo ito, ngayon, kanina, ina-observe ang dami natin, no? So, magkakabanggaan kayo dyan, magkakaasaran kayo dyan. Posible po na kaya magkaroon kayong conflict dyan, crush nito, crush nyo nga, ganyan, ganyan. Kaya yung cellphone niya, naiingit ka, ano man yan. Ang dami pwedeng mangyari. And then, mauwi po yan sa mga false accusation. Okay? So, kaya iwasan natin ginawa ni Eliphaz dito. Eh, paano pastor nasabi yung false accusation yan? May tingnan natin ngayon yun. Bakit natin nasabi? Kasi isa-isa natin mga sinabi niya, may mga tama, may mga mali, may mga maling mali at obvious na mali. Amen? Ito nga, Francis. Ito nga. Ayan. Talsika ka ng laway ko. Okay, so mabilis lang po ito. Medyo hindi may heavy tayo ngayon, pero heavy tayo sa ano lang. Sino pinakabata dito? Si... Pero yung mga kahit ba, itong mga anak ko lang, minsan nag-aasaran. Eh, ginawa ito, kasi ano yung mga akusasyon nito. Hindi ako ginagalang ng kapatid ko, wow. Paano mo nasabi, no? So, pwede rin yun, di ba? Inaasal ka lagi. Inutusan mo, ikaw panganay, hindi ka sinusunod. So, pwede rin, di ba? So, lahat siya tinitingnan natin. Kahit bata po kayo, makaka-relate kayo if makikinig kayo, okay? So, lalo itong mga ito, ang lima pala itong magkakapatid. Bigat ang ano ng Croatia, no? Nakikinig ba sa atin nyo? Ikaw? Kalimutan ko agad. Si Mark, nakikinig ba sa atin mo? Lagi. Lagi, hindi lang siya ito. At least ate siya, amen? Ganyan ang lalaki, man. Hindi ba? Ito ate mo pa rin yan, eh. Ha? Ilan taong na Mark? Ikaw, Tisha? Malalapit lang, yun, no? Pero yan, so maintindihan nyo to, makinig lang kayo. So hindi tayo heavy, at I promise you, ewan ko lang. Hindi tayo abot na isang oras. Sabi dito, sa mga hindi pa nakakalam ha, so si Job po ay matinong tao, yan ang sabi, kaya nga perfect and upright yun ang chapter 1. So ngayon, may mga akusasyon dito si Eliphaz. So hindi po ito yung una, pangalawang beses ni Eliphaz na nagsalita buong chapter. So marami na pong palitan to ha, para sa mga bago. Tinignan ko yung una nating, ano, pambira, ano pala to? 2002 pa. So, tagal na natin dito kasi ganyan, pinapagpaliba natin eh. Yung nating laging every Sunday, ganyan. And then, pag merong overflow yung sermon sa morning. Pero, maganda, paganda po ng Book of Job.
Okay, bisan na natin. So, ngayon. So, nakailang palitan na po sila ng salita. So, si Eliphaz na naman, no? So, siya yung isa sa mga three friends. Quote and quote ni Job. Sabi dyan, Eliphaz the Temanite answered and said, "Can a man be profitable unto God? Ang tao ba may pakinabang sa Diyos?" Sagot, ano? Ha? May pakinabang ba ang Diyos sa tao? Siya nagsabing wala. Baka ikaw yun. Pero marinig nyo yun sa iba, no? Na in a way, totoo pag medyo mataas yung pinaghahalintularan. For example, eh paano kung walang tao? Di mahihirapan ba ang Diyos pag walang tao? Hindi naman, di ba? Pero kaya nga tayo ginawa, may purpose. At pag hindi natin na-serve yun, syempre, hindi siya masaya. So, bakit tinatanong to ni Eliphaz? Yan. May clue na agad tayo dito. Sublay po yung umpisa niya hanggang matapos to. Okay? And then sabi niya dyan, as he that is wise may be profitable unto himself. So tama naman, ang taong matalino, nakikinabang siya doon. Pero yun nga, ang Diyos ba may kinabang sa tao? So nasabi niyo kanina, yes, yes, kasi nga kaya niya tayo ginawa, may purpose tayo. Pag na-serve natin yun, syempre matutuwa siya, may profit siya doon. Okay? Pero yun nga, hindi naman siya mawawalan as in pagkukulangan kasi magaling siya, I mean, lumilikha siya ng something out of nothing eh. So, pwede siyang gumawa ng kahit anong bagay, pero hindi nga ganun ang kaparaanan niya. So, lalo sa tao na nilikha sa kanyang kawangis, medyo hindi tayo parang aso lang, parang bundok lang. So, obviously, ang gusto yung makakomplish natin, totoong mahalin natin sila, paglingkuran natin siya, no? So, first na lang yan. So, verse 3, sabi dyan, is it any pleasure to the Almighty? Ito na papatunayan natin na mali, no? Meron ba, nasisiyahan bang Diyos pag ikaw ay matuwid? Anong verse? Paulit-ulit yan sa Psalms, di ba? Pero naalala ko sa verse yun sa Matthew, ano ba yan? Yung sabi doon, let your light so shine that let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa Tagalog, pag ikaw daw yung matino, makikita ng ibang tao yun. Ang Diyos naman ang malaluwalhati dahil sa ginagawa mong tama. So, mali na agad to. Nakita niya tayo, papunta tayo. May mga akusasyon na po si Eliphaz na lagpas-lagpas na. Or is it again to him that thou makest thy ways perfect? So again, may pakinabang ba siya kung inaayos mo yung buhay mo, for example, tsaka yung mga kaparaanan mo? Of course. Pero again, hindi siya magkukulang kung walang tao, pero obvious po yun sa kanyang gawa eh. Bakit niya tayo gagawin kung walang purpose? So hanggat maaari, tayo tinuturoan din niya by means of his prophets. At pag tayo ay tumitino, meron siyang kasiyahan doon at pakinabang. Okay, ang pag-usapan lang natin gaano kalaki. O hindi, pero still, meron siyang pakinabang doon. And then he will reprove, pakibasa nga po that for the legal. He will reprove thee for fear of thee, will he enter with thee in judgment. Okay, so sa Tagalog, papagalitan ka ba niya dahil takot siya sa'yo? Okay? Will he enter into judgment? Ibig sabihin, huhusgaan mo ba siya? So, anong obvious na sagot doon? Obviously, hindi. Pero ang tanong, ba't niya inatanong na naman yun? So, kung nakailang ano na kayo ng Job, familiar siya, di ba? Tuloy lang natin na, is not thy wickedness great? Ito na. Ang sabi kay Job, ng Panginoon mismo, ng narrator ng Book of Job, he is upright and perfect. Okay? At tinatanong ngayon ng Eliphaz na, hindi ka ba, di ba loko-loko ka? Saan ang galing yun? And the iniquity is infinite. Wah, hindi. So dati, parang nagtatanong lang yung three friends na parang, baka mayroon ka tinatago dyan. Aminin mo na. May ginawa ka. Hindi pwedeng, hindi ka pwedeng paparusahan na Diyos na wala ka naman ginawang napakamali. Yun ang accusation dati. Ngayon, ang ginagawa niya, sinasabi niya, yung pinapahiwatig niya dito, sigurado na siya. Okay? Sabihin ko na yung ating conclusion, no? Para habang inabasa natin to ay nakaka-relate tayo. At
Isipin natin kung saan at kailan magiging applicable sa atin to, at kung sakaling natutokso tayo na gawin to, wag na. Okay? So kaya yung title natin, yung sabi doon, wrong judgment leads to false accusation. Kasi nauna na yung judgment nila eh. Hindi sila sigurado, hindi naman alam na may ginawa si Job ng mali. Especially wickedness. Nakita lang nila, hinusgahan ng Diyos si Job. Pero actually hindi nga siya hinusgahan eh. Hindi tama yung term na yun kay Job. Siya ay sinubok. Okay? Alam niyo yung pagkaiba ng pinapalo o sinusubukan? O kaya, anak ko si Francis, gusto niya ng cellphone. Dalawang bagay yun. Pag hindi ko siya binigyan ng cellphone, pwedeng pinaparusahan ko siya kasi panahilaro siya gala tapos mag-hingi pa ng cellphone. Pwedeng ganun. So pinaparusahan ko siya. Pwede din naman na hindi ko siya binibigay sa kanya yun para makita ko kung magpapatuloy pa rin siya maging masipag o hindi niya ako akusahan ng mali. Nakita niyo yung pagkakaiba sa pagsubok saka pagpapalo. Yun. So dapat makita niyo yun. So dito, hindi, ang ginagawa niya, inaakusahan niya na si Job, kaya title ulit natin, wrong accusation, wrong judgment. Nagkamali muna siya ng judgment. Yung judgment, gano'n po yan. Pinaproseso mo muna ng lahat ng natanggap mong ebidensya, mga details, okay? Sino ba yan? Anong ginawa niya? Ganto yan. Therefore, loko-loko yan. Kunwari, gano'n. O kaya, mapagkunwari yan. O yan. So, huwag ka agad mag-judge. Yan ang sagot doon. Bago ka mag-judge, alamin mo muna yung details. And para hindi ka magkamali. Kasi pag nagusga ka na ng pre-judgment or yung masyadong mabilis, presumptuous, ano yung pwede mangyari? Ano nga magkamali? Ano pa yung mas negative consequence ng wrong judgment? Lalo pag masyadong maaga. Pwedeng? Makasira ng buhay, hindi na agad yan ah. Pwede rin. Ano sinasabi mo? Paano mapahamak? Eh, nagusga lang naman ako ng mali. Pwedeng deserve, pwedeng credibility. Ha? O nga, inusgahan mo. Ano mo pwede mangyari? Yung negative. Nasa ano yun eh? Pwede mag-away na hindi naman kailangan. O may opportunity siya na mawala, hindi naman dapat. Ganyan, di deserve. Yung bayapaan. Yung nabagitin sa last time yung sa Pakistaning, di ba? Papa ba? Kukwento ko yun dito ba yun? Sabi yung, bas Pakistani, terorista yan. O di, paano mong hulihin yan? Kasi mukha kang, kinulong more something dahil sa mukha. Sa mukha ba yun? Minsan, kasi nga, naturoan tayo minsan ng, kaya nabanggit ko sa inyo sa Hollywood, di ba, pinoprofile. Ang maganda, matangos, basta ganun. So, hindi ka dapat mag-uusga ng ganun kasi, yun nga, may, especially sa hinusga mo ng mali, pwede siyang ma-disadvantage doon. So, ayun yung ma-hold ng matagal, di naman dapat. Yun. So, tuloy natin. For thou hast taken a pledge from... Ito na naman. Walang ganitong sinabi sa Bible, sa Job. Pag sinabing pledge, magbabayad ako sa ganyan, ha? Sige. O kaya magbigay ka ng ganito, parang networking, no? Parang budol yan. Makikita ka, mag-invest ka dito, tas bandang uli, wala namang kumita. Hindi kumita, nawalan pa. Ganun ang accusation sa kanya, medyo matindi na. And strip the naked for the clothing. Ba't gagawin ni Job yun? Una, perfect and upright nga siya. Tsaka nung panahon na yun, mayaman siya eh. So nakita niyo kung gaano kamali itong yung akusasyon sa kanya. Ang yaman mo, tapos nanakawan mo ibang tao. Para saan? Sobrang yaman niya, sabi sa kanya sa chapter 1 and 2. He was the greatest man in the East. Tapos magnanakaw. What? Ganun ba? Hindi lumalabas ng bahay ito ng ano eh. Magnanakaw pa siya. So, maling-mali na yung akusasyon sa kanya. So, saan nag-upisa? Wala lang, nag-judge sila ng una na. Hindi, hindi pwede walang masamang ginawa to. Meron to. Wala silang ebidensya.
Pero in-assume nila, and therefore, that will lead to false accusation. Ito na ang nangyayari. Sunod-sunod po ito, may tama sinasabi, may mali. So, tuloy lang natin. Thou hast not given water to the weary to drink, thou hast withholden bread from the hungry. Mali na naman ito kasi may sinabi si Job dito na ginagalang nga siya ng mga bata dito, di ba? At sinabi rin ng isa sa mga friend na dati siyang tumutulong. Malala niyo ba yun? Kasi ito, ano na, ang ginagawa nito, ino-oppose na yung binabaliktad na. So, ano nangyari dito? Again, sa title natin, kasi may maling judgment, nag-accuse ngayon ng mali, kahit walang ebidensya. But as for the mighty man, he had the earth, and the honorable man dwell in it. Anong kinalaman nun? Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken. Ito na, medyo accusation na to. Pero itong pagtulong po kasi sa kapwa, minsan, pwede rin totoo. But, bakit di mo tinulungan yun? Eh, kung may dahilan talaga. Kung kunwari, itong isang taong to, tinulungan niya ng 10 beses, isang beses lang niya nireject. Kasi, kunwari, hindi na dapat. Ano man dahilan? Nakita niya tamad or nangloloko na. Eh, yung huling pagkakataon na yun, doon niya nakita ni Eliphaz, si Job, na hindi tinulungan yung taong yun. So, totoo yung accusation, pero hindi niya alam yung pretext. Oh, nakita niyo yun? Pag ikaw mali na yung judgment sa isang tao, minsan naghahanap ka na lang ng mali. At pag may nakita ka, papalakihin mo yun. Huwag niyong gagawin yun, pwede ba? Balik tayo doon sa pwedeng mangyari sa isang tao ng mali yung judgment. Kunwari, ano naman kung may mga si ano, di ba, may nag-exam ko sa mga public, ano. So may benefit sila diyan kung sakaling matanggap. Eh kung akusahan mo lang ng kung ano man 'yan, di ba? Ay, ganito po 'yan, ganyan. So salip magkaroon siya ng ganun, mawawalan. Di yan laking dagok sa kanya noon. Okay, kaya iwasan natin 'yon. Para mo na siya ninakawan at that point. Okay? Therefore, snares us. Ito na, oh. Paano nila sabi? Ito yung pinakaugat na. Kaya ka may ginawang mali kasi nakita ko, sabi dyan, may marami kang problema. Yun na yun. So ngayon, totoo naman na, minsan ibang tao, kaya maraming problema, bunga yun ang kanyang maling desisyon, maling ginawa. Nagkakataon yun, pero again, di nga lagi. Kaya sabi dito, therefore, snares us around about the sudden fear trouble of this. So kaya ka daw may maraming problema, kasi may ginawa kang mali. Again, di nila mapatunayan yun. Or darkness that thou canst not see and abundance of waters cover thee. So, hinahalin tulad yung kanyang problema sa darkness and then para siya nalulunod na sa problema. Naninig nyo na ba yung phrase yung nalulunod na ako sa problema? Is not God in the height of heaven? And behold the height of the stars, how high are they? So, tama yung sinasabi niya dito, pero mali yung application niya. Sinasabi niya, ang Diyos ay nasa taas. Totoo naman. O, totoo nga, mataas ang Diyos. Ano ngayon? And thou sayest, how doth God know? Again, hindi sinabi ni Job yan. Wala siya sinabing ganun, na hindi naman alam ng Diyos eh. Wala siya sinabing ganun. Saan ang gagaling to? Pinagpapalagay lang. Dahil may negative silang judgment kay Job, siguro ganyan iniisip mo, no? Hindi naman, de, ganyan yan, eh. Pero nasa na ba yung ganyan din kayo, false accusation? Na hindi ka na makapagpaliwanag. Bakit mo ganyan yan? Kasi huwag ka na sumagsalita, huwag ka na magsalita. Basta yan ang gusto kong isipin ko sa'yo, therefore, totoo yun. Ako, ang hirap ng ganun. Ako, naranasan ko po yan, pero minsan hindi ka makapaniwala eh. Pero kailangan mong tanggapin to some degree. Thick clouds are covering to him that he seeth not and he walketh in the circuit of heaven. So, ang tinutukoy dyan ng Diyos. So, tama nga. Totoo naman ang Diyos, wala kami tatago sa kanya. Pero bakit sinasabi kay Job yun? Hindi natin alam. Hast thou marked the old way which the wicked men have trodden? Sa Tagalog, alam mo ba na mga taong masamang ginawa, hindi mo ba alam kung nangyayari sa kanila? Alam din ni Job yun. Ba't yung tinatanong? Kasi nag-judge na nga siya na hindi mo alam yun, kaya ngayon ginagaya mo sila. Again, hindi totoo.
Okay? Which workout out of count, rah, which workout down out of time? Ibig sabihin, madaling maaga na matay. Totoo rin yun. Sinabi, pag ikaw ay wicked, maagang mamatay, isa-isa mga possible na mangyari sa'yo. Whose foundation was overflown with the flood. So, paano namatay? Pwedeng nalunod sa baha. Or yung equivalent nun. Okay? Which saith unto God, depart from us, and what can the Almighty do for them? Ito na, tindi na, no? Para sinasabi niya, ang si Job ay ayaw sa Diyos at ayaw niya sa Diyos at parang Lord, huwag mo pakialaman at wala kang magagawa sa akin. Ang hindi ganun si Job. Yet he filled their houses with good things, but the counsel of the wicked is far from me. So again, may katotohanan to. Pag ikaw ay mayaman, hindi ibig sabihin godly ka. So nangyayari yan, sinabi yan sa Psalm 73, yung lagi yung naalala, tsaka sa Habakuk. Ang dalas mangyari niyan, kahit loko-loko yung tao, yumayaman. Minsan niya, kaya yumayaman dahil sa kalokohan. Kaya hindi ibig sabihin ang tama yung ginagawa niya. At ngayon, binibintang kay Job, posibleng kaya yumayaman ka kasi loko-loko ka, parang gano'n. Pero, again, di totoo yun. Sunod pa, amin, na-wrap up natin. Ha? The righteous see it and are glad, and the innocent laugh them to scorn. So, sino tinutukoy nito? So kung sinusundan niyo yung ating context, siya pa rin yun. Parang sila yun, parang si Job's friend. Nakita namin, ganyan ka, kaya ka ganyan, na natao, parang inaasal na siya. Nakita namin kasi kaya ka may ginawang mali, ah, kaya ka nagkaganyan, may ginawa kang mali. At inaasal-asal siya. So, pero napansin nyo ba yung tinago niya yung sarili niya doon? Hindi niya sinabing, salit niya sabihin niyang natatawa kami sa inyo, yeah, buti nga sa iyo. Kasi alam natin masama yun eh. Diba? So, tinatago niya yung kanyang ganung intention, no? Kaya sinasabi, the righteous see it and are glad. Hindi niya sinabing, I saw it and I'm glad. Nakakasunod pa? And the innocent laugh them to scorn. Yo, wala kami ginagawa sa iyo, pero inaasal ka namin. Hindi niya sinabing kami, pero in effect, ganun din yun. Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them, the fire consumeth. So, parang sinasabi nung theoretical na ano nung ni Eliphaz, na kalaban niya, which is actually si Job. Eh, hindi naman naubos yung aking kayamanan, pero ang totoo daw, ubos na nga eh. Yung natira nga, nasunog pa eh. Parang ganun. So ito yung parang ano naman niya, suggestion niya. Acquaint now thyself with him and be at peace, thereby good shall come unto thee. So ito yung matindi, parang pinapayuhan ka na niya. Mali pa nga yung accusation mo, ikaw pa yung papayuhan. Alam niyo, matindi po yan ako, nangyari sa akin. Sabi, itong si Yahuwa. Kasi siya yung, sinabi ako, kawawa ka naman yung mga ano mo, arali mo muna yung bago mo sila dalhin dyan, sabi yung ganun. Siya, naramdaman niya siguro na mali siya. Pero siya, ayaw, may pride eh. Sabi, hindi, ikaw ang kawawa. Ikaw ang kawawa. Huwag mong gawin sabihin niya. So, pinapayuhan ka nang tama sana. Kaso, bakit ka pinapayuhan na ganun? Ang assumption niya, mali. Again, yung experience ko rin, ha, sa ano naman, sa doktrina. Masabi, Ace, mag-aral ka muna. Parang magandang ano eh, parang magandang payo. Ngayon tanong, paano mo nasabi ako mag-aral dapat? O yun ang pag-usapan muna natin bago mo payuhan na palabasin ako yung mali. Sabihin mo muna yung tama, hindi Ace, nagturo na ako sa 27 years sa Bible. Hindi mo maintindihan niya, mag-aral ka muna. Nakita niyo yun, medyo, ang layo no, bago kayo mag-usap ng tama at mali, inakusap, pinayuhan ka pa. Kumbaga, tinaas niya yung sarili niya. Ganun ginagawa ni Eliphaz kay Job. So, ang hirap. Makuha niyo? Yes. Receive, I pray thee, the Lord. Yan na nga. Sige na, maniwala ka na sa Diyos. Sino ba nagsabi hindi ako niniwala sa Diyos? Eh, ba't mo ina-assume yun? Nakita niyo yun? And lay up his words in thine heart. Eh, yun ang ginagawa ni Job. Ba't niya sinasabi yun? If thou return to the Lord, backslider ka kasi. Ngayon, kung totoo yun, tama yung kanyang suggestion. Pero totoo ba yun?
O, ba't di niya muna alamin kung totoo ba yun? Thou shalt put away iniquity far from thy neighbor. Totoo nga yun. Kung totoong si Job ay nagkamali, tamang, kung nag-backslide talaga siya, tamang bumalik siya sa Diyos. Pero again, that's not the case. Then shalt thou lay up gold as dust and the gold of Ophir as the stones of... Si Job pa sasabihan mo niya, na-experience siya ng yumaman eh. Ganda ba? Matigas yan ba? Okay, tuloy lang ha. Yea, the Almighty shall be thy defense and thou shalt have plenty of silver. So again, maganda yung suggestion pero hindi applicable kay Job yun. Hindi si Job hindi si Job pinatasahan, siya ay sinusubok. Okay? So mali yung advice, hindi applicable. For then shalt thou have thy delight in the Almighty and shall lift up thy face unto God. So sinasabi actually ni Eliphaz kay Job, hindi mo gustong makita ang Diyos, backslider ka kasi bumalik ka na nga sa kanya, parang ganun. Thou shalt make thy prayer unto him and he shall hear thee and thou shalt pay thy vows. Ang ganda, pero ang pinapalabas niya, hindi ka kasi nagbe-pray. Ayusin mo ang sarili mo para pakinggan ka niya. So again, mali yung kasi sinusubok lang naman si Job. Di naman siya wala siya matinding kasalanan para siya isubukin. Ah, para siya iparusahan. Hindi siya pinaparusahan, siya sinusubok. Ang hirap kausap ng Asyomero. Amen? Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee. Pag sinabing decree, mag-asabi siya, magsabata siya ng isang bagay, at yung batas ng Diyos daw, mag-establish kay Job. Again, ang laking insulto, no? Kasi hindi naman siya, hindi naman sa hindi alam ni Job yun. Alam niya nga yun eh. Pinapayuhan ka ng alam mo na. Kasi may assumption siya na ginawa mo na hindi mo ginawa. The light shall shine upon thy ways. Yun nga ang mangyayari kung sakaling bumalik daw. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and he shall save the humble in person. Ulitin natin ha. Ay, basa nga. Ready, go. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and he shall save the humble person. Ang sabihin nun. Parang pag meron daw cast down, sabihin, either nadapa or nagkaroon ng problema, matindi, ano yan? Binalibag. Basically, pag may isang down, no? Then thou shalt say there is lifting up. Parang ibig sabihin, parang siyang positive. Alam niyo yung toxic positive na tinatawag? Ah, ano yun? Example. Toxic positive. So, gusto natin positive, pero pag sinabing toxic positive, ano sabihin nun? Negatibo siya na tama. Ano siya? Positive yung... Ano siya? Yung tamang hinala ko yun? Hindi. Positive yung sinasabi niya. Kung na ganito, kung natin si Ezzy ay hindi na pumapasa talaga sa exam. Okay lang yan. Tuloy mo lang. Sa halip na alamin mo yung cause nung bakit siya nag-ano, baka nadidistract siya sa pag-aaral, meron siyang ano, hindi mo na inaalamin, so masyado kang positive naman, masa toxic doon sa ang dating sa nung tao, nung iba. Okay? Parang ganun siya sabi dito. And he shall save the humble person. He shall deliver the island of the innocent and it is delivered by the pureness of thine hand. So again, positive yung message, tama yung message, ang problema. Ano ba ito i-contextualize para sa inyo, no? Sino maganda example na... Hira kasi parang bihira natin na experience to. Depende lang kung ano kayo, ha? Kaya ako talaga minsan, ano na ako, tawag dito. Na-convince po ako na iba yung pinagdadaanan ko minsan. Kasi minsan, yung pinagdadaanan ko, parang nakukumpara ako sa loko-loko ba. So, iba na to. Ang
hirap. Ano ba to? Madalas, ano ko na lang yung kahapon na lang. Ito yung fresh kasi sa memory ko, no? So, si Kuya, sa yung asawa nung matanda na sabi ko, babalikan ko, kamag-anak din na MJ tsaka nina Ashley. Okay, sabi niya sa akin, ano ba ginagawa? Ano ba yung talagang ginagawa niyo dito? Para ba mapunta ba kami sa inyo? Parang ganun agad accusation eh. So, in a way naman kasi, totoo rin naman yun. Pero hindi in a way na gusto ko lang magparami at something, di ba? Di ba? Alam niyo naman yun eh. Ang gusto natin muna, maligtas muna yung mga tao. Pag naligtas, saka sila mag-decide kung saan sila mag-church. Kung mag-churches man sila. So, ganun yun. So, in a way, totoo yun. Kasi, alam ka namang sabihin ko na ayoko mapunta kayo sa amin eh. Siyempre, makututo kayo dito. Siyempre, gusto kayo dito. Pero hindi yun ang first priority natin. Una, maligtas mo. Eh, ba't ngayon inaakusa tayo ng ganun? So, nakita ko doon, yun nga, nauuna yung pride eh. Alam nila yung kahihinat na ng ating purpose. Kasi, ilang, paulit-ulit na ang dami ng from the start pa lang, napapatunayan na mali sila. Di nila alam yun. Yun. So, alam nyo na kung saan papunta yung usapan. Okay? So, pero, andun nga yung pride, ayaw tanggapin yung puno, yung kahihinat na nun. So, ang gagawin ngayon, akusahan ka, ganito ang gusto mo mangyari, eh, di ba? So, ang hirap. So, iano ko na lang to. Tapusin na lang natin. Anong dapat natin gawin sa mga ganyang pagkakataon? Una, huwag mong gayahin. Isa sa mga, kahit mga bata kayo, inasal ka, asarin mo rin. Di ba? Tinadyakan ka, tatadyakan mo rin. Minura ka, mumurahin mo rin. Pinagbintangan ka, pagbibintangan mo rin. Di ba? Yung mga bata, ganun eh. Lalo pag naturo sa kanila yon, nakita yung example na yun. Yung kaibigan nila, ganun ginagawa. Ganun din gagawin ko. Pero hindi wise yun. Okay? Huwag yung gagawin yun kasi lalamunin kayo ng sistema. Ibig sabihin, pag ginagaya mo yun, magiging part na ng sistema mo yun. Ah, pag mayroon nagsinungaling sa akin, ba't mo nagsinungaling? Eh, sinagsinungaling sa akin eh. Hindi natin kailangan gawin yun. So, makikita natin next time yan pag sumagot na si Joe. Pero, dito man tayo sa 22, hindi ibig sabihin na ginawain ng kalaban mo sa'yo, gagayahin mo. Okay? Dahan-dahan lang, i-ano muna yung sitwasyon. Check mo muna, bakit ba nagkaganito? So, hindi mo kailangan musgaan agad yung tao. Ang tao kasi na, iba-iba eh. Katulad nga nung kahapon, kasi nasa edad na yun eh, hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay niya, pinagdaanan niya. Sinabi rin niya may ibang bagay, sabi niya, marami na raw ano doon, mga kulto, ganyan, pinapatuloy niya kasi. Marami na naloko, so ang pinagpapalagay, lahat maloloko. So yun, doon ang nakaloko-loko. So huwag niyong gagayahin yun. Amen? Isa yun. No? Ano ba yung pangalawa? Kung may wrong accusation sa'yo, sa mga baguhan, sa mga bata, minsan, pag may wrong accusation sa'yo, minsan sinusundan mo na yun eh. Sabi nila, sinungaling daw ako, siguro totoo yun. Hindi, huwag muna. Alamin mo muna. Di ba? Eh, lahat ng religion, ganyan eh. Paano mo sinabi hindi ka ganyan eh? Lahat nga ng ganyan, ganyan. Hindi ibig sabihin sinabi sa'yo yun, ganun ka, agad-agad, di ba? Maring ganun, maring hindi. So, tingnan mo, evaluate mo. Okay? Kasi nakakadala yun. I believe, isa yun sa mga ginagawa ni Eliphaz. Para mapalabas na, kasi may mga kasinungalingan siyang sinabi ng una, napatunayang mali, tuloy-tuloy lang. Kasi pag huminto siya dito, hindi lang siya mapaya, pati kaibigan niya. Kasi pare-pareho po sila ng judgment kay Job. Kaya ito, hanggang matapos po itong Job, sa huli lang i-vindicate dito si Job. Sa bandang huli lang siya, malalaman na tama siya, dumikis bang siyang kasalanan, doon lang magkakaalaman na talagang sa haba-haba ng pinag-usapan nila, talagang wala siyang ginawang mali to deserve doon. Kasi sasabihin mismo ng Diyos eh, sa kanila lahat, against sa mga friends niya, na mali ang judgment niyo kay Job, sinasabihin dyan eh. Kaya mag-sorry kayo at inasasabihin later sa friends ni Job. Mag-sorry kayo doon. And he will pray for you para kayo hindi kayo parusahan ng gusto. Amen? Amen.
Ano pa yung, yun lang actually, dalawa lang po yung naano ko dito. So, wag na wag yung gagawin yun. Eh, paano pastor nga kung na-disadvantage ako dahil sa judgment niya sa akin? Tanggapin mo lang. Ipagpasa Diyos mo lang. Ipagpasa Diyos mo lang. Ang Diyos kasi hindi nagkakamali. Ang Diyos ay later, siya yung mag-vindicate. Katulad nga ng alam natin dito sa Book of Job. Grabe yung pagsubok niya. Bandang huli, vindicate siya. Ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos. Kinampihan siya, wala siyang kasalanan. Do again, may kasalanan malilita yung mga reklamo niya minsan. Pero hindi to deserve yung nangyari sa kanya. Kasi yung nangyari sa kanya, grabe. So walang dahilan ng Diyos doon, kundi sinusubok siya ng Diyos. Amen? Yun na yun. Paganda pa po ng paganda to, pero kapit lang kayo, iba nag-zone out na eh. Ha? Inuulit-ulit ko naman, di ba? So yun na. So wag nating gayahin si Eliphaz na yung katotohanan dinadagdagan ng konting mali para lang may ma-accuse dun sa kanyang seemingly kalaban dito sa tagpo na ito na hindi naman dapat niya kalaban. Amen? Ano kaya, bakit kaya ginaganon niya si Job? Walang sinabi dito eh. Ang maraming pwede tayong pag-uunan niya. Minsan, inggita, minsan. So, yun pala, pangatlong point. Paghandaan niyo yung mga ganong bagay. Lalo, pag ikaw'y naglilingkod sa Diyos. The more na naglilingkod ka, the more na pure yan. Mabibigla ka niya. Paano mo nasabi yun? Eh, basta. Eh. Matatanasan niya yan. Minsan, nanggagaling sa hindi niyo inaasahang lugar at tao. No, tawa na naman sa mga bago dito. Pero alam nyo kung pang ilan libo na kayo, hindi naman. Marami na kaming pinaglingkuran. Wala kaming pagkakaiba sa kung anong ginawa namin sa inyo, sa kanila. At isa kung iisipin ko bakit yung iba, hindi nagtagal, hindi man nagpatuloy. Eh, iba talaga, literally, iba. Sino ba nagsabi nun? Alam ko, parang pinaparinig sa amin, yun, sila kung naalala nyo, sina Jackie dyan. Ang sinasabi nung magulang eh, nag-church dyan, lalong naging ganyan eh. Really? Ba't yung iba naman? Hindi. Ba't yung iba? Lalong bumabait. Bakit yan? Naging ganun. So well, magkakaalaman na lang later. Ganun yun. Hindi mo pwedeng mag-wrong accuse ka rin. Kasi again, hindi mo alam nangyayari sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, lahat ng place, sa lahat ng tao. Okay? At this time, happy-happy. Nag-gusto yung pag-usapin si Amy. Eh, no? Pero sige, tapusin mo natin ito. Ha? So mamaya, kata tayo and then mga huling instruction. Okay? Presentation. Let's pray, Lord. Nasa lahat po, Lord, sa mabilis lang namin pagtakal sa Book of Job, chapter 22, kung saan nakita na si Eliphaz, Panginoon, later. Alam na ang context ng Job. Siya po ay together with his three friends, and si Elihu, Panginoon, I pray na matindihan namin sa aming lalagal sa mga gantong bagay. Kung di pa namin alam exactly, we take our time, Panginoon, alamin namin. Hindi kami nag-accuse, falsely accuse, at maagang accusation, at prejudgment against kung sino man tao yan, na regardless, Panginoon, kung ano yung unang nasabi sa amin about the person, Panginoon, nawa hindi kami maging false accuser dahil again hindi namin gusto na mangyari din sa amin yon. And then sinabi nyo rin kung ano yung dapat namin gawin, kung ano yung dapat namin gusto mangyari sa amin, Panginoon, gawin din namin sa iba, the golden rule, Panginoon. So I pray na ang mensahe ngayon ay hindi naman nalampasan sa aming ulo, Lord. Naintindihan sana namin ito, Lord, na ito applicable even sa mga kabataan. And so, patuloy pa namin yung series, Panginoon, na ito po ay pagkawa namin ng aral, application, Panginoon. Dahil sa lahat po, Lord, sa mga natututo na dito, Lord, we're looking forward na sila po yung gamitin niyo pa ng gusto.
We will wait on you, Panginoon, katulad ni Job dito, Lord, yung patience niya, grabe. Kilala po siya sa kanyang patience. At nawagan natin kami sa ministry, even sa buhay namin, Panginoon. So again, maraming salamat sa bawat isa, sa magpapabaptize, hindi sila madlangan. Magpalaan yung bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.